Hey, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and Comment. At meron tayong ire-react na isang video na nagmula sa channel ng Streetwise kay Takeru Miyamoto. Ayan. Tungkol ito kay Vice. Ganda. Wow. Ayan. Dahil na-cancel ata ang concert niya sa Dubai. Kanya-kanyang karma, kapatid. Ayan, bago natin panoorin ang video ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at sumuporta sa channel ni Streetwise kay Takeru Miyamoto. Ayan, panoorin din natin ang mga videos na inilalabas niya. Kahit ilalagay ko sa description box ang kanyang channel at ang video na ito kung gusto nyong panoorin ng buo na walang dumadaldal. Nakatulad ko. Ayon. Simulan na natin at huwag na nating pagtagalin at baka mainip kayong lahat. Okay, pasok! Saka sa Dubai, dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay mamumove po ang concert ko diyan sa August na po kasi na ano pumanaw yung ano yung hari. Sheikh Khalifa, so hindi pwedeng celebrate. So sa bilang pakikiisa at pakikiramay, minumove po namin yung concert ko sa August na. Pero yung concert ko po sa Amerika. Stop. Skibuloy talaga yun. Sabi ko na stop. Okay. So, sabi ni Vice Caballo Ganda ay postpone daw muna yung concert niya sa Dubai dahil nga daw namatay daw yung hari nung Dubai. So, hindi daw pwede magsaya. Hindi daw pwede mag-celebrate. So, totoo ba to? Kasi mga ka-streetwise, no, ako, yeah. 10 years ako nagtrabaho sa Middle East. Ayun. So, dito sa sinasabi ni Vice Ganda na hindi daw siya pwede mag-concert. Hindi daw pwede dahil namatay daw yung hari. Well, para sa akin, parang may mali dito. At base sa mga pagre-research ko mga kay Streetwise, no, bali-balita na kaya talaga na postpone itong concert ni Vice Caballo Ganda. Lakas mong basag ni ano no, Streetwise. Vice Caballo Ganda. Nilait na. Eh. So bagay kasi ito si Vice, eh. 'Di ba? Hindi to makapagpatawa ng hindi rin ang lalait ng tao. Kumbaga, hindi siya atulad ng mga ibang komedyante na hindi gumagamit ng panlalait ng tao pero talagang natural na nakakatawa. Siya kasi kung hindi siya manlalait ng tao, hindi siya nakakatawa. Dahil ang baba ng ticket sales, ang konti ng mga bumili ng ticket, so kailangan talaga nilang i-move para makabenta ng ticket. Kita mo, sinungaling o ginagamit pa yung pagkamatay ng hari ng UAE. Streetwise. Takeru Miyamoto. Kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, napakasinungaling at sobrang mapaglinlang po ng kabayong bakla na si Vice Ganda. Noong sinabi po ni Vice Ganda na postpone daw yung concert niya sa Dubai. Yung tinuturo niya pong dahilan is namatay daw po yung hari ng Dubai na si Sheikh Khalifa, si King Khalifa. So meron pa ako... Ayun, condolence sa pagkamatay ng hari ng Dubai. Ayan, condolence sa mga taga-Dubai. Ayan. Narinig na sinasabi nilang bawal daw, bawal. O ito, ito ipaparinig ko po ulit sa inyo. Umanaw yung ano, yung hari. So, hindi pwedeng celebrate. Well, mga ka-streetwise po kasi, ako po is nagtrabaho po ako sa Middle East ng 10 taon. At yung pagtatrabaho ko po sa Middle East ng 10 taon, yung 5 taon po doon ay nagtrabaho po ako sa mga hari. Sa hari po ng Kuwait. So, pagdating po dito sa pagluluksa or... Ayun, mas alam ni Takeru Miyamoto ang totoo kasi nagtrabaho siya sa Dubai at nagtrabaho siya sa mga hari. Mas alam niya kung talagang hindi talaga natuloy na na-cancel yung concert ni Vice o talagang nilangaw. Or sa morning ng mga namayapa sa Middle East is medyo aware po ako dito.
Kaya nga po, no, sinabi po ni Vice Ganda na hindi daw pwede na mag-concert daw sa Dubai dahil daw po namatay daw po yung hari. Eh parang napaisip ako, parang nasisinungaling ata si Vice Ganda dito. Akala ka siguro kasi ni Vice Ganda kung ano yung tradisyon dito sa Pilipinas is ganun din yung tradisyon doon sa Middle East. Kita mo, di ba? Wala na nga talent. Yung talent na nga lang ni Vice Ganda is mang-asar at mangutya ng kapwa-tao para pagtawanan, eh napakasinungaling pa. Ayan, yan, yan. Tama yung sinabi ni Mr. Takeru Miyamoto. Diba? Si Vice Ganda kasi, kung tutuusin, ako hindi ako nanonood ng pelikula ni Vice. Sa totoo lang, sa lahat ng mga naging komedyante, si Vice Ganda ang hindi ko gusto. Diba? Nandiyan dyan si Dolphy, Babalu, Tito Vic and Joey. Diba? Rene Requiestas, marami, maraming magagaling na komedyante. Pero hindi sila katulad ni Vice Ganda na kailangan manlait para makapagpatawa. Diba? Si Vice kasi ano eh, iba ang klase niya ng pagpapatawa. Yung tipong may nasasaktan siyang damdamin ng tao. No? Kailangan may saktan siyang damdamin na isang tao para maging isa siyang nakakatawa. Pero yung ginagawa niya is ginagawa niyang katawa-tawa yung tao. Hindi ko gusto yung strategy ng pagpapatawa ni Vice Ganda sa totoo lang. Nakakornihan ako. Diba? Nakaka-bad trip. Kaya hindi ako nanonood ng mga pelikula niya. Sa totoo lang. Well, mga kababayan, no? Ito lang basic lang. No? Ito nabasa ko to, no? Islamic funeral. Bali po, yan, papakita ko sa inyo, yan. Bali po, sa Islam po kasi, hindi po ito katulad po ng Kristiyano. Actually po, sa Pilipinas po, minsan inaabot pa po ng buwan. O diba, or ilang linggo. Para paglamayan yung, ano, yung labi ng namatay. Pero po, sa tradisyon po ng Islam, is 24 hours dapat po, is na ilibing na po ito dapat. Base po ito sa Sharia law ng Islam. So, 24 hours dapat nakalibing na po. Hindi po ito katulad sa Pilipinas. Oh, Vice Ganda, makinig ka ha. Napakatanga mo talaga, no? Ito rin po, no? Ito, mababasa rin po natin dyan, no? 3-day, okay? Morning according to Sunni Islam, love... Talagang ginugil ni ano, no? Takeru Miyamoto. Fans and relative are to observe a 3-day mourning period. So basically po mga kababayan, ito po yung nababasa ko po sa internet. So, actually, namaya pa po si King Khalifa noong May 13, 2022. So, mga ilang linggo na rin po yon. So, ito nga po yung tinuturong dahilan ni Vice Pangit Kabayo Ganda na yung pinaka-reason daw kung bakit nga daw na-postpone yung concert niya. Pero mga kababayan, no, mga ka-streetwise, no, tinilan ko po yung mga ibang concert na magaganap ngayong June 2022 sa Dubai or sa UAE. At napansin ko po, mga ka-streetwise po, yung mga concert po na naka-schedule po sa UAE ngayong June 2022 ay hindi naman po na-cancel. Hindi po ayun. Na-cancel. Ito ang magandang example yan. Itong Pink Floyd Experience. Yung Pink Floyd Experience po ay makakaroon po ng concert sa June 15 to June 16, 2022. Ayan po, $50 po yung ano. Ayan, yung Pink Floyd. Yeah, meron concert. Di ba? Eh sinasabi ni Vice na na-cancel daw, 'di ba, sa pagkamatay ng hari ng Dubai, pero ang Pink Floyd ay magko-concert nitong itong June, 'di ba? Hindi sila na-cancel, 'di ba? Smell something fishy na, Vice. Yung presyo ng ticket. Tapos ito pa po mga kababayan, no, ito oh, si Jason Derulo. Si Jason Derulo po, isa po itong artist sa USA. Yes. Na nag-concert po sa Dubai noong May 26, 2022. Nung Uy, May 26. Oh, ibig sabihin, yung pagkamatay ng hari yun. Medyo malapit-lapit yung date na yun sa pagkamatay ng hari. Diba, Vice? Yan yung ano eh, yung palusot. Parang linggo lang. So, kung maalala nyo po mga kababayan, no, nasa ulitin ko lang, no, nasawi po ang hari po ng Dubai noong May 13, 2022. Pero si Jason Derulo ay nakapag-concert pa po sa Dubai noong May 26, 2022. Ayan. Yan na sinasabi niya. Nakapag-concert si Jason Derulo
yung pagkatapos ng pagkamatay ng hari. At sinasabi naman ni Vice na na-cancel ang concert niya kasi namatay ang hari. Ano yung Vice? Ayaw ka bang pag-concertin si Dubai? Alam mo, Vice, kasi sama ng ugali mo, sa totoo lang. Sa totoo lang. So anong sinasabi ninyong hindi pwede? 'Di ba? Niloloko niyo na naman yung mga tao eh. So ano bang big deal dito? Well, ang pinaka big deal po kasi dito mga kababayan po is kumakalat po ngayon sa social media yung pinaka reason kung bakit po na-cancel yung concert ni Vice Ganda. Yung tinuturo pong dahilan po ngayon ng mga netizen na ito, mga chismis-chismis lang to ha. Yung tinuturo pong dahilan kung bakit po kinancel ni Vice Ganda yung kanyang concert ngayong June at inurong ito sa August dahil po ang baba po ng ticket sales. Hindi po naubos yung ticket. At yung tinuturong reason po dito is dahil po sa panlalait at pag-aalipusta po ni Vice Ganda sa pamilya Marcos. Hindi lang po noong nakaraang election period kundi noong nakaraang taon pa po. Dahil alam na... Ayan. Yan yung ginagawa ni Vice eh. Kumbaga, karma tumalbog sa kanya yung panlalait niya sa mga Marcos na buong akala niya pink ang mananalo, yung mga pink lawan eh natalo, patay ka ngayon. Diba ikaw kasi Vice, kumbaga masyado kang ano eh, si Vice parang masyado sa akin lang ha, ako talaga aaminin ko kahit di naman ako pansin, alam ko di naman ako papansinin ni Vice. Pero sa totoo lang, sa lahat ng mga artista, si Vice talaga ngayon. Kaya, kasi hindi maganda ako galing. Kasi napapanood ko, dati napanonood ako ng Showtime, no? Yung ano ba yun, yung may mga talent show, yun, pinapanood ko. Kasi yun lang ang gusto ko, eh. Pero sa, ano, yung ginagawa niya sa mga contestant is yung nilalait niya. Mas masarap ang manood ng Itbulaga. Ayan, Vice. Karma is real. Ayan, yung tinitira mo ang mga Marcos. O ngayon, nanalo si Bongbong. Asan ka ngayon? Naman po kasi natin mga kababayan, no, na si Vice Panget Kabayo Ganda ay anti-Marcos. O ito, panoorin niyo to. Napakahalagang alam natin ang history. Kasi maraming bahagi ng history na kailangang masiguro natin na hindi na maulit sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nako! Kung magsalita naman to! Bakit, Vice? San ka ba naging biktima? Nung panahon ng sinasabi mo. Sinasabi mong yan. Naging biktima ka ba? Napahirapan ka ba? Anong nangyari sa'yo nung panahon na yan? Sasabihin mo, kasama ka sa mga nasibak ng rally. Ay. Correct. Diba? Kaya dapat inaalam din natin yan. Yes. Diba? Hindi yung inaalam, ano? Talagang alam namin dahil umabot din kami niyan yung panahon ng Marshall. Eh, wala naman nangyari sa amin. Kasi hindi naman kami sumasali sa mga kaguluhan na ginagawa ng mga pinaniniwalaan mo. Yung mga lagi nagsisimula ng gulo. Diba? Kung tahimik ka noong mga panahon na yon, mararamdaman mo yung kasaganaan ng panahon na yon. Ay, lang to. Sino ang kinikilalang diktador ng Pilipinas? No, ako! Diba, walang gustong sumagot? May diktador ka pang nalalaman? Talaga ba? Paano naging diktador? Alam mo kasi, kaya nagkaroon ng martial law, kasi ang daming makulit. Maraming nagmamarunong. Diba? Hindi naman magkakaroon ng martial law kung walang mga makukulit. Eh. Yung mga hanggang ngayon ay makukulit na gaya mo. Diba? Para kang walang modo. Artista ka pa man din na dapat ikaw ang maging simbolo. Grabe.
Ha? Oo, si Ferdinand Marcos, di ba? Si... Nako! Binanggit mo pa! Sus! Yung pinaniniwalaan mo bang dilawan? Hindi ba pinahirapan yung mga tao niya noong panahon nun? Eh, mas talong nahirapan yung mga tao noong panahon nun eh. Noong panahon ng dilawan kasi noong panahon ni Marcos. Noong panahon ng dilawan nun, yung pumalit kay Marcos, laging brown out. Noong panahon ng dilawan, pagkatapos ni Marcos, Diyos ko, daming patayan. Eh, noong panahon ni Marcos, lahat ng tao, disiplinado. Ah, di ba? Ay, nako. Sino ang nagbaba ng martial law? Depende ko sa ang lugar. Ah, di ba? Sabi ko sa inyo, tanga yan eh. Sabi ko sa inyo, bobo yan eh. Hindi ko nga alam kung bakit binibigyan ng pagkakataon ng ABS-CBN na bigyan ng microphone yan eh. Nakaka-impluensya patuloy ng ibang tao. Walang yung bakla na to, ang daming alam. Sinungaling na nga. Ang pangat pa ng ideology niya sa politics. At saka mga kababayan, no, alam naman po kasi natin na sa UAE po is talagang landslide po doon yung boto ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos kumpara dito kay Lugaw. Kaya hindi talaga, hindi na po nakakapagtaka kung bakit marami pong Pilipino ang hindi pumunta at hindi bumili ng tiket. Para nga dito sa concert ni Vice Ganda. Kung ganyan ba naman klaseng tao, di ba? Pagkatapos ang yabang pa, ang lakas naman lait ng tao, ang lakas manguntsa ng tao para lang magpatawa. Tama yung sinasabi ni Takeru Miyamoto na malakas mang lait si Vice. Pero, Diyos ko naman, nagkapera ka lang naman kaya nagkaganyan yung itsura mo. Mario Josef. Alam mo talaga, kapag may pera ka na, di ba, lahat kaya mo ipaayos. Popogi ka. Gaganda ka. Diba? Ay, nako. Hindi ko nga alam eh, no? Nakakaasar lang, no? Bakit hanggang ngayon, ganitong klaseng humor pa rin ang gusto ng mga Pilipino? Hindi na nag-evolve ang humor ng mga Pilipino. Puro Vice Ganda jokes pa rin ng mga gusto. O, ayan kasi ang napapala kapag Lenny Robredo idiot supporter. Hindi alam ni Vice Ganda na idiot siya kasi nga Lenny Robredo idiot supporter siya. Diktador, diktador, putusan kita dyan, sipain kaya kita. Well, anong problema kung nag... Ayun eh, di ba? Vice, idilat mo ng konti yung mga mata mo, no? Baka nakapikit ka. Galit na galit ka, diktador, ganyan, ganyan. Hello, 31 million. Declare ng martial law. Adi, bobo ka. Bobo? Okay na yan, kakainis lang. O sige po, ano pong masasabi nyo po sa content po natin ngayon? Maiksing vlog lang naman po ito, no? Nagawa ko lang ng reaction itong kasinungalingan ni Vice Ganda. Siyempre, yung mga ganitong klaseng mga malilit na bagay, hindi ko pinapalagpas yan, no? Sige po, ano pong masasabi nyo po sa content po natin ngayon? Paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Babush. Ayun, at natunghaya natin ngayon ang video ni Takeru Miyamoto. Ayan, Streetwise. Ayan, suportahan natin ang channel ni Takeru Miyamoto. Ikaw naman kasi Vice, di ba? Ayaw mong baguhin yung ugali mo. Kasi hindi naman lahat ng tao natutuwa sa'yo eh. Di ba? Hindi lahat ng tao nasisiyahan sa'yo. Mas maraming naiinis sa'yo. Lalo ngayon. O, di ba? Nilalangaw ka na. Kumbaga, concert mo, na-cancel, kwidaw. O, nilangaw. Yung ticket. Kasi karma-karma lang yan. Manong panoorin mo na lang pag naupo si BBM sa pwesto kung anong mga gagawin niya. Binabalik-balik mo na lang kasi yung martial law eh. Kayo mga nagbabalik-balik ng martial law, naakala nyo gagawin ni BBM yung martial law ngayon? Ano kayo? Para kayong mga wala sa ulirat. Ayon. Once again, I'm Blessed Tongue. And I'm out. Peace!